Guys, and welcome back sa pinakabagong edisyon ng Daryl Free Talks. At sa video na ito, we're going to talk about CBPA or Cyber Backer Personality Assessment. So I'm gonna give you some tips kung paano nga ba pumasa dito. And I think if you're watching this video, it is because pumasa ka na sa initial interview. So congratulations guys for making it through. Alam kong mahirap at nakakakaba yung initial interview, but here you are right now, CBPA na, at konting-konti na lang makakapasa ka na ng Cyber Backer. So ayun, first I would like to say thank you guys for supporting me in this channel. Like, right now, we already have 15,000 subscribers and super nakakatuwa lang. It's been magto 2 years na rin wala nung nagsimula ako mag-YouTube, but right now, we are growing like a family and a community, so I am very happy about that. So anyway, yun lang muna for now and thank you so much for watching this. Let's go with the CBPA right now. So guys, when we say Cyberbacker Personality Assessment, this is a kind of assessment that we are taking to measure kung pasok ba yung ano natin, personality natin and knowledge natin sa mga hinahanap na qualities ni Cyberbacker. So guys, paano ko nga ba i-describe itong Cyberbacker Personality Assessment? Well, I have 3 words to say. Number 1, it is difficult. Number 2, it is time pressured. And number 3, it is logical. So kapag tinandaan nyo yung mga yun, magkakaroon na kayo ng background kung ano nga ba yung nilalaman ng Cyberbacker Personality Assessment, which is hindi ko sasabihin sa inyo because it should be a surprise and for confidentiality purposes. Pero bigyan ko lang kayo ng highlight kung gaano ba siya kahirap. So I took guys 3 Manila School Entrance Examination and 2 State University Examination, and I am very happy naman that I was able to pass to all the entrance examination I took before I entered college before. But I would like to say that this is the hardest entrance examination that I got. Even though this is not an academic entrance examination, but I would say na sa lahat ng tinay kong examination, ito yung pinakamahirap. But then, hindi ko naman kayo tinatakot or what. Binibigyan ko lang kayo ng highlight na dapat if you are going to take the CBPA, very serious kayo kasi mahirap talaga yung CBPA at hindi natin alam kung ano nga ba yung nagiging basis ni Cyberbacker to get you in the team. Kasi itong website na to talagang binayaran siya, and then kapag nakita nyo na yung result ng CBPA, talagang malalaman nyo na, uy, eto nga talaga ako. So alam mong legit kung ano man yung mga nakalagay doon, kasi ako nung chinek ko yung mga ano, yung mga traits ko and all kung paano ako sa workplace, ganun, talagang sabi ko, eto ko, eto talaga ako, and I was able to get to know myself more dahil sa CBPA. Kaya if ever man na hindi tayo pumasa sa CBPA, huwag kayo masyadong malungkot kasi meron talagang hinahanap na certain quality si Cyberbacker. At ayun, kung hindi tayo match dun, baka hindi rin mag-work sa atin if ever na nandito tayo sa Cyberbacker. Kaya it's okay talaga na nagmamatch yung standards na hinahanap ni Cyberbacker at saka ni employee. But anyway, right now, let's move on to the tips. And guys, if you can, please write down notes. Ito yung laging sinasabi sa akin ng trainer ko na kapag meron sinasabi sa'yo, write down notes, kasi that's very important para pumasa ka. So number one guys is try to do mock exams first. So kung ano, katulad ko, nakapag-take ako ng mga entrance examination sa university. Pero guys, before kayo mag-take ng CBPA, try nyo munang mag-take ng mga mock exam sa Google. So, kunwari, mag-search kayo, University of the Philippines Practice Exam, Ateneo Practice Exam, or parang PAPSET Practice Exam. So, yung mga ganun, guys, though hindi naman exact question yung lalabas doon, but at least natitrain yung mind nyo kung paano nga ba magsagot ng mga ganito. Try nyo bilisan yung pagsasagot, kasi the more na ginagawa mo isang bagay, the more na mas nagiging madali na yun sa'yo. Para din, ano, masanay kayo, kasi baka biglang pag-take nyo ng CBPA, eh kabahan kayo bigla, mas lalo tayong mabulilyaso. Kaya, mas okay na makapag-practice muna kayo. And I'm assuring you na kapag nag-practice kayo ng mag-exam na yan, madadalian na lang kayo sa CBPA. Kasi, parang ganun din naman, ayun, mas mahirap nga lang, pero at least, di ba, you are prepared kung ano man yung mga pwede mangyari sa future. Then, the second one is, please make sure na kapag kinlik nyo yung start assessment, you are ready
What do we mean by ready? As in, yung ready-ready ka na talaga, yung kapag sinabi mo sa isip mo na, eto na, magte-take na ako. At saka, please, alisin nyo sa isip nyo na, babagsak ako, ganun. Hanggat naiisip nyo na, natatakot kayo, meron kayong fear na babagsak kayo sa CBPA, don't take it. Kasi, ma-attract ninyo yung mga negativities na yan at possible na bumagsak talaga kayo. So, guys, hanggat maaari, nandun yung confidence, nandun yung kine-claim nyo na agad ng papasakay ng CBPA. Doon sinasabi nila, di ba, na dapat daw parang babaan mo expectation mo para kapag ganito, worse na. Pero, what if ang nagiging mindset natin ay ganito? Papasa ako. Ako yung magiging pinakamagaling na nag-take ng CBPA. Kapag ganun yung mindset mo, yung magiging effort mo habang tinetake mo yung exam is extraordinary. So, ano yung magiging bibigyan na result sa'yo? Kung mas mababa man dun sa top na nakapag-take ng CBPA, yung susunod dun is pumasa ka ng CBPA. Which is good, right? So, ganun sana yung maging mindset natin. Trust me, gagana yan. Then the next one is be in a room with no distraction. So as much as possible, if you're going to take the CBPA, guys, doon kayo sa lugar na walang tao at walang kasama. So bakit po ganun? Kasi talagang dito, time pressure siya mabilis at hindi ka hihintayin ng exam. Kapag natapos yung timer, tapos na rin yung exam. So magugulat ka na lang, ay tapos na. So ganun siya, ganun kabilis yung pagtatake ng CBPA. So guys, as much as possible, wala na talaga tayong time na ma-distract, na parang biglang may sumigaw tapos sabi mo, hi, tumahimik kayo, wala kang time para gawin yon, kasi you need all the energy to think at i-check kung tama ba yung mga naging sagot mo. At hindi ko rin i-advise yung mga iba, kasi ang ginagawa is meron silang kasama sa parang katabi habang nagtitake tapos nagpapatulong sila. Hindi ko ano, pero feel ko nalalaman ng system. Depende kasi yun sa algorithm. So guys, wag na lang din. Pagkatiwalaan nyo yung sarili nyo kung ano yung feel nyo tama, yun na yung magiging tama. Then the last one, the fourth number tip bago tayo mag-proceed that, is make sure that you are true to your core, guys. So ayan. So dapat nandito yung basta. I won't give you any parang mga spoiler alert or what, but I want you guys to be true to your core. Kung sino ka, yun ka. Kung ano yung alam mo, yun yung alam mo. It will help you a lot. So guys, just remember, always be true to your core. Ayan. So yan yung apat na tips na maibibigay ko sa'yo. And then right now, let's proceed naman dun guys sa mga do's and don'ts kapag magta-take tayo ng CBPA. But first, let's start with don'ts muna. So guys, dun sa don'ts, number one is once you have chosen your answer, don't change it na. So kunwari, multiple choice. Kunwari lang, multiple choice. And then, napili mo na yung letter A. Huwag mo nang palitan kung napindot mo na siya. Or kapag nakapag-type ka na, huwag ka nang magbura. Yun na yun. Kung ano yung naisip mong sagot, yun na. Kasi, me, myself, isa akong programmer. And I understand how algorithm works. Kasi there's a possibility na baka isipin ng system na nagpapalit-palit ka ng sagot kasi nagsa-search ka. Okay, nagpapalit ka ng sagot kasi meron kang pinagtatanungan. So, 'di ba? Nagkakaroon agad ng bearing sa true to your core. So, ayun, pero syempre minsan naman merong times na kailangan talaga nating magpalit ng sagot kasi feel natin mas tama yung isa. Make it minimal. As much as possible, kung magpapalit kayo ng sagot, once lang kada question, or siguro twice, but as much as possible talaga, huwag kayong magpapalit ng question. If you think that's the correct answer, mag-next na agad kayo. Kasi, as I said, merong algorithm yan, and at the same time nga, may possibility na maubos yung oras nyo kapag, ayun, papalit-palit kayo ng sagot. Then, number two is, huwag kayong magtatagal sa isang question. So, kunwari, parang hirap na kayo dun sa question na yun, pero ayaw nyong magkamali kasi natatakot kayo mag-fail. Well, ito na lang isipin nyo. Paano kung nahihirapan kayo sa isang question, nagtatagal kayo, tapos nun yung mga susunod na question, mas madali pala. Tapos, dahil nasta ka dun sa isang question, hindi mo na nasagutan yung mga madadali na part. So, ano nangyari? Bumagsak ka ng CBPA dahil sa pagiging grade conscious mo. Ayun. So, kung hanggat maaari, guys, wag na. Huwag kayong magtagal sa isang question. If you think that question is
talagang hard at in-expound nyo na lahat ng mga nasa brain cells nyo, then skip that question na. Pero wag naman to the point na lahat ng question na in-skip mo na. Manghula ka pa din, try mo pa ding sagutan, ganun. Tapos, ayun, just try your best, pero kung wala na talaga at feel mo sobrang kumakain na ng oras mo yung isang item, wag na. So, ang advice ko is 30 seconds to 45 seconds per question yung gawin mo. At kung mas maikli sa 30 seconds, much better. Yun. And then, next one is huwag ka mag-open ng new tab. So, say for example, merong question, tapos hindi mo siya alam, tapos dun sa may Chrome, mag-click-click ka ng plus sign, tapos i-google mo yung sagot. Huwag na huwag mong gagawin yun kasi madedetect ng system yun. So, trust me guys, madedetect talaga ng system yan kasi binayaran talaga ng company to. Binayaran ni Craig yung assessment na yan to check kung sino talaga yung pinaka mag-fit dun sa job. So, guys, as much as possible, don't open new tabs. Wag talaga. As in, yun lang. Yung CBPA lang yung naka-open. At saka siguro yung Gmail mo kasi sa Gmail mo siya binuksan. Pero, ayun. And then, siguro, doon na tayo sa may do's kasi yun na, tapos na yung mga don'ts, guys. Sa do's, ang pinaka-importante lang talaga is trust your instinct. Kasi sinasabi nila, kapag daw na-feel mo na yun na yung tamang sagot, most of the time, yun na yung tamang sagot. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo kasi, di ba, parang ganito lang yan. Paano kapag kakatiwalaan ng company kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pinagkakatiwalaan yung sarili mo. Okay, it's very important to trust your instinct. Kasi guys, I would say that CBPA is a hard assessment, but then kung talagang sinunod mo yung mga tips na yan, that you are true to your core, nasa room ka na walang distraction, you are ready, hindi ka nagpapalit ng palit ng mga sagot, hindi ka nagtatagal sa question, company will absorb you. Promise. Kung talagang ano, pinapakita mo yung totoong ikaw, i-absorb at i-absorb ka ng company. Yun talaga yung pinaka-importante. Wow! Okay, so ang dami kong sinasabi, pero actually guys, kakatapos lang ng shift ko at ayan, oo, tignan nyo naman, medyo haggard na. But then, ayun, so yun lang muna yung sa may CBPA and for today, let's make a shout-out! Yay! Shout out kay Elijah Magno. So, ito ay isang kaibigan ko na nagtrabaho before sa BXI together with me. And ngayon ay meron na kami mga different path. But I would like to say hi! And congrats sa iyong journey. At malay mo, magtagal, lipat ka ng cyberbacker! Ayun. So, yun lang muna yung masya-shoutout ko for today. But thank you guys for watching this video. And nga pala, like say for example, nag-initial interview kayo, final interview, and you sign a contract and you told them na I'm the one who referred you, please chat me so that I can assist you throughout the process. And also, sa mga bago, if ako yung gusto nyong gawing referrer ninyo, my name is Darrell De La Cruz. So, when people ask you, how did you know about Cyberbacker who referred you, just tell them Darrell De La Cruz and then chat me afterwards or comment down below para mas ma-assist ko pa kayo. But then, ayun, if hindi naman, you are still welcome and feel free to message me at magre-reply pa rin naman tayo. So, anyway, that's it for CBPA and sana next time ay mag-request na sa akin ng final interview tips kasi it means na pumasa ka na ng CBPA and I am really looking forward po na makasama ko kayo dito sa Cyberbacker. So guys, if you have questions, feel free to comment. Sasagutin natin yan. So yun lang muna for today. This is Darrell and thank you so much for watching. Bye-bye!